Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ayo, putok. Sa akala mo, panalo ka na. Hindi pa tayo tapos, Falcon. Papalikan kita. Carla, halika na. Sabay ka na sa akin. Huwag na. Carla! Halika na, halika na. Yes, sumabay ka na sa akin. Kumusta na nga pala yung anak mo? Hindi mo anak si Kathleen. Huwag na tayo maglokohan pa. Alam mong alam ko na anak ko pinapalaki niyo ng Falcon. Bakit mo hinatid si Carla? Bakit mo hinatid yung kapatid ko? Kapatid mo si Carla? Ba't di mo tanungin yung kapatid mo? Nagpumilit siya eh. Gusto daw niya kasing bumawi sa lahat ng ginawa niya kay Jake. Bakit hindi mo sinabi kay Jake na hinatid ka ni Greg? Ayokong gumawa ng panibagong problema. Janine, nagpapasalamat ako na hindi mo sinabi kay Jake yung nakita mo. Kasi malaking gulo yun na nagkataon. Hindi ko sinabi kay Jake dahil gusto muna kitang makausap. May mga bagay na gusto kong linawin sa'yo. May problema ba? Tay. Ano ba ang okasyon? Bakit ka nag-blow out? Ang dami naman itong pagkain. Busog na ka? Ang dami-dami pa. Busog ka na. Ikaw talaga. Hindi. Hindi ba? Para sa'yo, para sa akin. Yung magkasama lang tayo, okasyon na sa akin yun. Alam mo ba noon yung magkagalit tayo? Ah, mas galit na galit ako sa sarili ko noon. Tay, hindi ba dapat kalimutan na lang natin lahat yun? Aba, hindi, Consuelo. Eh, yan eh, parte na ng buhay natin. Parte na ng pagsasama natin. Eh, kung hindi dun sa mga nangyari, hindi ko malalaman na ganito pala kita kamahal. Natatakot ako. Baka kung anong gagawin ni Greg. Baka mamaya gamitin pa niya yung paghatid niya sa akin. Dapat talaga hindi ko na ginawa yun. Janine, nakikiusap ako. Huwag mo nang sabihin kay Jake to. O kahit kay nanay o kay tatay. Mag-aalala lang yun eh. Sa bagay, ang dami kong natutunan sa pagsubok na to. Nalaman ko kung gano'ng ka-importante ang tiwala sa mag-asawa. Sana nga, Consuelo, maging maayos na ang lahat. At sana magpatuloy na yung pagiging masaya ng pamilya natin. Sana nga, Tay. Tsaka sana rin makahanap na si Janine ng magmamahal sa kanya at ng mag-aalaga sa kanya. Nang mapabilis na rin ang pagdami ng mga apo natin. Ay! Yan ang tama! Pero hindi ba dapat mas maganda kung malaman ni Nanay tsaka ni Mr. Cordero? Lalo na si Jake. Dapat malaman nila yung paglapit sa'yo ni Greg. Para maprotektahan ka nila, makapag-ingat yung lahat. Baka mamaya ikaw yung balik-balikan ni Greg para sirain na si Jake. Baka idamay pa si Kathleen. Alam naman ni Greg na gagawin lahat ni Jake para lang protektahan yung pamilya niya. Naiisip ko rin naman yun eh. Kaya lang hindi naman natin alam kung ano magiging reaksyon nila. Baka lalo lang natin sila itulak sa gulo. Pagbigyan mo na ako, Janine. Huwag na natin itong sabihin sa kanila. Nakikiusap ako. Sige. Pero sana pag-isipin mo rin maigi. Kung maaari lang iwasan mo na rin si Greg. Huwag ka na mag-alala masyado. Hindi naman kami pababayaan ni JK. Salamat ah. Sarap pala nung may kapatid na nag-aalala.
na munang bahala kay nanay. Ikaw ang mas malapit sa kanila ngayon. Iatid na kita, Janine. Hindi, okay lang. Meron naman ako sasakyan. Mahirap na. Baka masundan ka pa ni Greg dyan. Hindi na, Jake. Wala rin kasama si Carla at si Kathleen eh. Sige na. Hayaan mo nang hatid ka ni Jake. Hindi rin ako mapapakalip. Nag-aalala lang din ako eh. Pag wala kang kasama pa uwi. Sige. O, Kathleen. Kiss. Ginagawa mo dito? Gusto ko lang naman makasiguro na kauwi ka maayos. Ang gandang bata. Janine, di na mapasok sa loob. Sila Carla naging na sa bahay. Magagabihin ako. Sige. Salamat sa paghatid, ah. Pag nilapit ako ni Greg, sabi ka lang, ah. Oo. Sige. Mauna ka lang pumasok. Sasakyan ni Jake yun, ah. Ah, oo. Hinatid ako dahil nag-aalala ho sila sa akin, eh. Ayaw nila ako umuwi mag-isa. Dahil kamakailan lang daw ho, nang gulo daw si Greg sa koprahan. Tapos kanina, nakita kong nakatingin siya ng palihim kila Jake. Bakit daw? Dahil daw ho sa dati nilang alitan ni Jake. At yung mga tauhan ni Greg, nagsilipatan kay Jake. Hindi na daw kasi nila kaya yung
pamamalakad ni Greg sa kumprahan niya. Eh, si Carla, anong lagay niya, anong sabi niya nung nakita niya si Greg sa kumprahan? Nag-aalala rin ho. Nay, anong iniisip niyo? Iniisip ko lang kasi si Carla at si Kathleen eh. Iniisip ko baka mapaano sila eh. Sinabi naman ho ni Jake na huwag daw ho tayo mag-alala. Nay, magkakilala ho ba si Carla at si Greg? Alam mo naman tong baryo natin, maliit lang, kaya lahat magkakakilala. Pero magkaibigan ho sila. Hindi sila magkaibigan. Kilala ko ang lahat ng kaibigan ng kapatid mo. Bakit? Bakit mo natanong? Kaya lang hindi naman natin alam kung ano magiging reaksyon nila. Baka lalo lang natin sila itulak sa gulo. Pagbigyan mo na ako, Janine. Huwag na natin to sabihin sa kanila. Nakikiusap ako. Janine, ano? Tinatanong kita. Naisip ko lang ako kasi, Nay, kung magkaibigan sila, di pwede niyang maayos yung kinan Jake tsaka kay Greg. Hindi, anak. Ano? Malabo yung iniisip mo. Hindi pwedeng lumapit si Carla kay Greg. Hinding-hindi. Bakit ho? Ano? Kasi, di ba, kinasal na si Jake at si Carla, kaya galit na rin si Greg kay Carla. Kaya malabo yung iniisip. Pasensya na ho kayo na ya kung naitanong ko ho. Masyado lang din ho kasi ako nag-aalala. Di ba akong isama sa iniisip mo? Si Greg ba yan? Pasensya ka na. Pati ikaw, pinaproblema mo yung gulo namin ni Greg. Pero Carla, wala kang dapat isipin dun. Jake, baka isa sa inyo kailangan ng pakumbaba para matapos itong problemang to. Kung hindi yan kaya ni Greg, baka pwedeng ikaw na lang. Baka sakaling tumigil siya. Eh, bakit nga ba hindi? Sino bang may ayon tahimik na buhay? Pero pag hindi siya tumigil, hindi ako pwedeng tumahimik sa isang lugar na lang. Carla, sinimulan niya to. Kailangan kong tapusin yung walang nagagalaw ng isa man sa atin. Masama bang magandang loob at ihatid ang isang kaibigan? Lalo na pag malalim yung pinagsamahan. Kung ayaw mo maniwala, pwede mo tanungin yung kapatid mo.
Ang sabi kasi sa akin ni Greg, magkaibigan kayo eh. At malalim yung pinagsamahan niyo. Nagkausap kayo ni Greg? Yun ang sinabi niya sa'yo? Noon pa kasi yun. Siyempre iba na ngayon na mag-asawa na kami ni Jake. Hindi sila magkaibigan. Kilala ko ang lahat ng kaibigan ng kapatid mo. Bakit? Bakit mo natanong? Sino ba talaga sa inyo ang tama? Baka nga naging magkaibigan talaga sina Greg at Carla. Hindi lang alam ni Nanay. Pero bakit naman itatago ni Carla yun kay Nanay? At bakit naman niya tatago sa akin? Malakas ang kutob ko na may tinatago si Carla. Kailangan kong malaman kung ano yun. Para kung may problema siyang dala-dala, matulungan ko siya. Bagabag sa isip mo, Consuelo. Kasi, Edna, itong si Greg, nanggugulo raw sa kuprahan ni Jake. Eh, bakit daw? Eh, kasi matagal na talaga may alitan niyang si Greg at si Jake. Pero hindi ko talaga maiwasang mapaisip. Paano kung si Carla yung binabalikan ni Greg? Hindi naman siguro. Matagal na yun sa kanila ni Carla. Malay mo ang punteriya, si Jake lang talaga. Pero natatakot ako na maungkat ang nakaraan. Paano kung magulong pamilya ni Carla? Ito, anak mo, ah. Gusto mo kunin ko na to? Ibalik mo sa akin si Kati. Ano? Pag-ibig! Bakit?
kami ng aso. Up! Ayun ang pusa. Galinga, saan mo yung tutunan niya? Sabi ng baboy. Oink, oink. Ay, yung unggoy. Ay, nak, sino pogi? Pakita mo kay nanay. Ikaw. Oh, sino maganda? Siya. Si nanay, siyempre. Sinong love ni nanay? Ako. Tsaka? Si tatay. Oh, galing naman. Tandaan mo yun, Jake, ha? Mahal na mahal ko kayo ni Kathleen. Bilis mo naman makalimot. Kailan lang. Wala kang bukang bibig, kundi ako. Greg? Bakit mo ba ako tinatawagan? Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Miss na miss lang kasi kita eh. Pwede ba tayo magkita? Kahit sandali lang. Sariwain natin yung dati nating pagmamahalan. Pwede ba, Greg? Tigilan mo na ako. May pamilya na ako. Makontento ka na rin sa asawa mo. Tigilan mo na si Jake dahil wala na kaming pakialam sa'yo. Hanggat may anak tayo, dugtong tayo. Tandaan mo yan, Carla. Ilang beses ko pa sasabihin sa'yo, hindi mo anak si Kathleen. Ikaw rin. Kung ayaw mo makipagkita sa akin, mapipilitan akong dalawin ka. Ikaw rin. Baka kung ano pa masabi ko sa asawa mo. Subukan mo lang pumunta dito. Anino mo pa lang ang makita ng mga tauhan ni Jake. Hindi ka na makakalapit. Bayaran na ang kanyang kasalanan. Amihin mo na kasi ako ang ama ng anak. Hindi mo siya anak. Subukan mo lang sirain ang buhay ng anak. Magbabayad ka. Sa tingin mo ba matatanggap ka pa ng asawa mo? May problema ka, pag-usapan natin. Natatakot ako na mawala ka sa akin. Ba't mo naman iisipin yan? Wawakasan na ang kasinungalingan. Sobrang na kasi ako nag-aalala. Kahit magkapatid tayo, hindi ka pa rin pwede manghimasok sa buhay ko. Alam mo, sa ito yung pinag-uusapan natin si Greg. Parang takot na takot ka. Isang tanong, isang sagot. Bagong dating ako noon, nahuli kitang tumakas. Kayo ba ni Greg noon? Oras na ng paghihiganti. Isusumbok kita sa pulis. Wala na akong pakialam kung malaman ang lahat. Aalis ka? Lumayo ka man sa akin. 5 p.m.